So, update tayo ngayon dito ako sa may MMDA, Metro Base, head office nila sa may Guadalupe, Orense, Makati, at nakuha na yung ano, yung action taken, ano ba tawag dito, resolution nila. Yung kay Officer Deo, iniintay ko pa, no? Actually, galing ako kanina sa may TFSC. So, dun sa may TSFC, sa may second floor, eh, nasikaso ka na. So, ipapatawag na lang sa DE Colonel. At salamat kay Sir Maui doon sa nakausap ko na hindi daw nila tinotolerate yung ganung kalasing gawain. So, hindi na ako pupunta kay Tulfo ulit, no? At gagawin natin yung katulad kala Carl Cao. Pero ito, tuturuan lang natin to ng leksyon kasi hindi pwede na isang traffic enforcer mismo yung lumalabag dun sa mga batas na pinapatupad nila katulad nga nung ginawa ni Officer Deo. And dito naman sa formal complaint ko, actually, meron lang ano dito, action taken. Ang problema lang, tinitrace pa nila Sir Elmer yung plate number. Ang problema dito, since yung motor, second owner siya, so hindi ma-identify kung sino talaga yung MMD enforcer dito. So yun lang, doon sa mga nagtatanong dyan, ito na yung ano natin, action na ginawa natin. So huwag nyo na akong pilitin pumunta doon, kala 12 ulit, kasi tingin ko dito lang masasettle lang at saka matitikitan yung traffic enforcer. So again, hindi nila kinukonsente, no? Yung mga matatas na official dito, yung ginagawa ng mga kapalpakan na pagpapatupad ng batas pero butas ng mga MMD enforcer nila. And saludo ako sa MMD enforcer na gumagawa ng tama dun sa trabaho nila. Actually, ang lolo ko din, no? Dati ring enforcer, sad to say na ito na siya, abo na lang. So, mahirap ang pagiging enforcer. Bakit? Una kasi, pinag-aaralan mo yung mga batas. Pero, ang problema kasi dito, since batas yung pinag-aaralan nyo, hindi naman nila sinusunod. Kaya nga ang tanong ko dito, sir, para palang LTO yan. Diba? May fixer. Kumbaga, basta putyo-putyo nakakapasok. Yung mga private nakakapasok. Diba? So, ganun lang. Mahirap maging enforcer. Pero ang problema kasi, parang dating nag-mass hiring sila. So, nakakapasok, nakakalusot yung may mga padri-padrino. So, ngayon, bababa na ako. Uwi na ako dahil siningit ko nga lang to. Then, I'll be back next week, no? Para pagharapin na kami ni Colonel at saka si Officer Deo. So, hintayin na lang natin sa mga nangihingi ng update. Yan, dito na tayo. So, yan, meron na tayong ginawang action. Actually, ito pa lang yung dun sa traffic enforcer na walang helmet na nahuli sa may Munoz, ha. So, ina-identify pa nila kung ano. Yung kay Officer Deo, yan. Tayo na lang natin. Ayaan nyo muna siya magpo-post-post ng mga videos niya. I-enjoy niya na lang. Pero, titikitan daw siya. Titikitan siya. Kung hindi, sa harapan ko, ipapakita sa atin yung proof na tinikitan siya ng kapwa niya enforcer. Kaya, katulad ng pinangako sa inyo, makakakita kayo sa programa ko ng enforcer na nagtitikitan. So, simple lang yun. Hindi pwedeng ikaw nanguhuli ka, lumalabag ka sa batas, sino huli sa'yo? Hindi naman pwedeng ako, wala akong panike. So, titikitan siya ng kapwa niya enforcer. So, totoo nga, nang biganong ang kalakaran at mangyayari at mangyayari yun. So, abungan niyo lang. This is Jello for Togo PH at maraming salamat sa mga umantabay dito. So, yun, meron na tayong ano, action taken dito sa unang kaso at dito sa susunod na kaso. Maraming salamat.